Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, mga kadabber cats. Nagbabalik naman po si ER Reaction Vlog para sa isa na mga update patungkol sa mga latest ganap ng TVG and the Dabber Cats. Ngayong araw po ng Wednesday, and live na po ang Eat Bulaga today. And because today, the happy names, it almost check po natin yung isa sa mga online views as of 1 PM sa Sugod Bahay. At ito guys, nakaabot po tayo ng 83,000 views and still counting. Parang umabot pa nga siya ng 85 before matapos po yung Sugod Bahay sa barangay. Especially guys, ang nakakatuwa dito, sobrang deserve po nung nanalo sa Sugod Bahay si nanay na mayroong cancer. So siya po yung isa sa mga nabunot po kanina sa EV, which is kagabi pa nga daw po siya nagdarasal na sana mabunot po siya. And exactly ngayon din is talagang dinidig talaga ng Diyos yung isa sa mga dasal po niya dahil siya po yung nabunot and naikwento niya po yung isa sa mga kalagayan po niya. And si Tito Sen, ang isa sa pinakamagandang regalo po na ibinigay is sasagutin po ni Tito Sen yung isa sa pagpapagamot, yung parang pang medical, and alam nyo naman yung mga gamot po nito talagang sobrang kamamahal. So may kakausapin daw po si Tito Sen para makabawas mismo or di naman kaya makalibre po sila ng pambili po ng mga gamot kasi talagang sobrang kamamahal nga daw po ng mga gamot po ni nanay at sa labas pa daw po ito at hindi siya cover po ng PhilHealth. So kumbaga guys, sa labas po ng hospital to binibili. And ito po guys yung kailangan niya talagang magpakimo kasi talagang ilalaban ng mga anak po niya kahit anong mangyari. And nagkaiyakan na nga po mismo dito po sa studio kanina yung mga audience, si Mr. Big Soto, nakita ko maluha-luha yung mata kasi talagang super nakakaantig yung kwento ng buhay po niya, lalo na yung mga anak niya na ilalaban sila. Kung pwede nga lang, parang balang nga lang daw po yun, eh sasaluhin talaga nila. Which is sinaway naman po mismo ni Jose Manalo kasi naman kahit na ganun po yung mangyayari, huwag mong dadasalin na isasaluhin mo na lang. Pero kung sa mga anak talaga, ganun talaga yung magiging reactions po natin. Diba? Kapag nakikita natin yung mga magulang natin na may pinagdadaanan pong ganyan kalubhang sakit. Sobrang nakakalungkot. Pero salamat at maraming salamat, siya talaga yung nabunod po dito po sa Eat Bulaga. Sana dinadasal po ng lahat, yung mas deserving talaga, yung mas nangangailangan talaga yung piliin po ng Eat Bulaga, which is nangyayari naman po siya ng dire-diretso. Kahapon din, deserve din ng nabunot at ngayon, mas deserve po ng nabunot. Grabe guys, ang dami sa comment section na natutuwa na buti na lang daw ay si nanay po ang isa sa mga nabunot po sa Sugod Bahay sa barangay. Congratulations nanay, pagaling ka. And lahat po is lahat po ng mga anak po nyo nandiyan at hindi po kayo papabayaan. So and then the same time guys, kanina naman po sa barangay cinema, yung bata, ang cute guys. Cute na cute ako sa bata kanina dahil ito, kamukha siya ni, yung sa showtime, kamukha siya ng isang lalaki doon. Ito, medyo hawig din po siya ni Rico yan. So sa pagkakataong ito, nakikita niyo yung mga pinapakita natin picture. Grabe, ang dami kong screenshot po sa kanya. Kaya lang, talagang nadaig po siya ng batang babae. Kung sa itsura lang talaga yung pag-uusapan, is deserve talaga nilang dalawa. At deserve din ng lalaki, nung baby boy. Pero kasi, ang galing nung batang una, na babae na umacting and talents. So yung baby boy kasi parang hindi maintindihan yung kanta po niya. And then, parang hindi siya nagsasalita sa acting. So, kumbaga guys, nadaig po siya nung unang contestant. Pero, deserve po talaga nila. Kala ko nga, dalawa silang mananalo. Pero, isa lang talaga yung kinuha. Pero, sana kunin din siya ng Bulaga, no? Yung batang cute po na yan. Kasi, parang pantapat dun sa child star, dun sa showtime. Medyo hawig po sila. So, natutuwa lang po ako. Eksena kanina doon sa Barangay Cinema. And, yung reaction po niya after i-announce po yung panalo. Kahit na ganun, natalo po siya. Is parang sports naman po siya and makikita natin na kung nung pinagani ni Jose Manalo yung mukha niya, nangiti na siya. Kasi una sa lahat guys, ang cute niya talaga. Sana kayo din, cute sa isa sa mga nakita natin sa EV. And Main Mendoza is back. And welcome back, Main Mendoza. The Main Mendoza and Phenomenal Star is back on EV after so many days and months na nawala po siya. So, nagpakita na at gaya ng request ng iba na pabalikin na nga daw po si Main dahil nabimiss na siya ng mga fans po niya. Yan na po, tinapad na. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan sa mga vlog dati ng One of These Days. So, mga alang weeks pa is mapapanood yun na si Main, which is nangyari ngayong Wednesday na nakabalik na po siya sa Eat Bulaga.
Mr. MVP and PLDT, and also guys, ang TV5 ay magbibigay po ng parangal at may nakahanda na nga daw pong parangal at incentives ang PLDT para po sa mga nanalo, and especially guys sa mga nakipaglaban sa Paris Olympics. At makikita natin yung isa sa mga posts na talagang si Manny B. Pangilinan ang isa sa mga magbibigay po ng parangal at may nakahanda na nga daw po na cash incentives para po sa mga lumaban po sa Paris Olympics, na talagang pambato po natin dito. And congratulations muli. At ngayong hapon, meron po silang parade at nakahanda na nga po mismo yung kanilang mga sasakyang float para po talagang nasaksihan din po ng buong Kamaynilaan yung mga nanalo po mismo dito po sa Paris Olympics, and especially lahat po ng atleta po ito, ah, hindi lang po si Yulo, kundi karami, lahat po sila is paparada po mismo dito po sa Manila. Dating Dover Cats host, ngayon nasa isa sa pinakakilalang drama sa hapon. Ito guys, isa sa mga babanggitin po natin dito. Naakala po ng lahat dati is babalik si MJ sa Itbulaga. Pero at the same time, ito guys, nasa abot kami na pangarap na po si MJ Lesimosa. So siya po yung isa sa mga bagong karakter po dito. At alam ko yung iba sa mga legit Dover Cats nanonood din po ng Abot Kami na Pangarap. After na Itbulaga, syempre yung iba dyan, alam ko nanonood po niyan. At yung iba sa drama talaga sa TV5, nakatutok dire-diretso yung panonood nila hanggang Will to Win, hanggang Balita, Frontline Pilipinas. So yung mga program sa manan ng TV5 is makikita natin yung isa sa pinaka tumatak at tumalo mismo sa prime time ng GMA, which is ang Batang Quiapo. Ito guys, grabe guys yung ratings nila. It's 18.1, pinaka highest rating of all TV shows sa kasaysayan dito po sa All TV Network. Kaya masabi natin guys, ang galing ng TV5. At congratulates na rin natin yung iba pang channel na kinabibilangan po ng Batang Quiapo, dahil deserve po talaga ng Batang Quiapo sa ganda na po ng istorya po nito. Eh talagang masasabi natin pang world class. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit wala po si Atasha Mulak ngayon sa Itbulaga, because may ginagawa po siyang shoots para po sa ilalabas ng Falmolive commercial sa darating pong dalawang araw na lang ang pinihintay na sorpresa po ng Falmolive para po sa lahat, which is puspusan na po yung ginagawa nila para po dito. Kaya wala po si Atasha Mulak ngayon sa Itbulaga, and si Min Mendoza naman po ay ang nandito. So congratulations sa lahat po ng patuloy pang sumusuporta sa Itbulaga. So sa iba pang update, manatili po yung nakatutok po sa mga daily updates natin araw-araw dito po sa Itbulaga at sa mga legit Dover Cats. Thank you and see you for my next updated video. Okay guys.